Tip kapag ka bibili ng ano? Second hand na motor. Ayan. Maganda naman siya pero may mga issue na hindi na i-declare. Hindi na i-declare ng maayos ng seller. Kaya yung bumili yung nagkaka-problema sa gastos. Siyempre, pagka bibili tayo ng bagong ng second hand na motor, che-check natin yung physical appearance, tapos yung internal, yung makina, external, yung panglabas na itsura. Kagaya nito, ang dineclare lang ay parang gas-gas lang daw ang issue. Pero, ang issue niya, una-una ito yung galing sa aksidente kasi may mga gas-gas siya dito. Ayan. Tapos, syempre, gabi na rin pinuntahan ng buyer kaya hindi niya masyado na napansin. Tapos, tip na rin na huwag kayong bibili ng motor na gabi lang ang meetup. Maganda araw. Para makita nyo ng buong buo kung ano yung mga ipaparepair o yung mga papalitan. Tulad nito, halimbawa itong repaint na siya. Tapos ito, yung hindi na stock yung headlight niya. Yan, pinalitan na ng mini driving light. Hindi rin dineclare. So ngayon, siyempre ikaw, bumili ka. Gusto mo yung stock, yung maayos. Then, ito yung body niya. Kasi nga, parang galing sa bangga. Kasi, ano na siya yun. Wala na yung mga clip niya. Yan, may mga ano na siya. Yan, may mga tornilyo na. Yan, maganda tignan yung appearance niya. Pero, may mga issue. Siyempre, papalitan din to. Kung meticuloso yung mayari, yung nakabili, siyempre mas gusto mo yung convenient, maayos. Pag binaklas, madali. Ito yung napansin din natin dyan. Ayan, meron na siyang mga ano, ayan. So kapag binili yan, magkano rin yan? Isang set niyan. Ayan. Tapos yung speedometer, kasi sira ito eh, no? Ayan, sira din yan. Pinalitan niya rin ito ng bago, tas kable. Tas yung gulong niya, check niya rin dahil bearing. Kasi yung gulong nito nung nakakabit nung nakaraan, parang 30% na lang yung ano, life thread niya. Kaya pinalitan na rin. Tas yung mugs niya, iba na rin to. Kasi hindi ito yung stock niya. Kaya hindi siya parehas doon sa magsalikod. Magkaiba. Then sa tingin nga natin, galing to sa bangga. Kasi yung center post niya, ano, may tama ng konti. May palihis. Nakaano siya. Siguro minasin shop. Pero kasi pag minasin shop, hindi na yan mape-perfect. May konti pa rin ano yan. Hindi na yan masisero-sero. Kaya ang ano, medyo may kabig pa rin. Kaya ang the best talaga, palitan din yung center post. Yan. Tapos yung busina, bago. Bago na rin yung busina, no? Okay naman yan na ganyan. Tapos, ito lang. Tapos, yan, titignan nyo yung appearance niya. Ito, may lasag siya. Tapos, kasi kung ikaw na bumili, syempre gusto mo yung medyo ano, kasi malaking ginastos mo eh. Tapos ito, tsaka huwag kayong maniniwala sa huwag kayong basta-basta magbase sa tinakbo ng motor, sa kilometrahe niya, sa may gauge. Kasi nadi-disengage to lahat ng speedometer, nadi-disengage yan.
tatanggalin para hindi tumakbo yung dito. Yan, yan. 21,000. 21,000 lang. Yan, i-disengage kasi itong ano, yung tinakbo niya. Pagka yung ano naman, yung nakakonekta naman sa gearbox, nadi-disengage din yon dahil sa gear, yung sa may likod, kagaya ng mga naka-computer box, tapos ang speed sensor niya nando sa likod sa may transmission, nadi-disengage din yon. Natatang nauhugot nila yung sakit, syempre hindi nagagana yung ano, yung tinakbo niya. So, pero yung makina naman ito, okay naman. Pero che-check nyo rin kung may mga leak. Ayan. Che-check nyo kung may mga leak kasi isa sa ipapagawa nyo yun pag may mga leak. Tapos yung condition ng makina, kung maganda pa yung under niya, maganda yung hatak. So, mas the best din na tawag din kayo ng mekaniko kung nakakilala nyo para maano niya, ma-check niya kung yung condition ng motor. Eh, che-check niyo rin yung yan, kung may mga leak diyan sa makina. Tingnan niyo lang, sisilipin niyo kung may mga tumutulo. Tapos yung engine number, tsaka chassis number, ando naman yun sa ano. Dito niyo makikita sa may makina yung engine number. Tapos dito naman sa bandang tangke yung chassis number. Ito yung engine number. Ayan. Ito kagaya nitong Miusol. Dito yung engine number niya. Ayan. Tapos chassis number dito. Tapos yung papel naman, siguro kung original o fake, sa next ano na lang, next video na lang natin tatalakay kung paano natin madedetermine kung original yung or ano yung legal yung ano yung papel. So yun, kasi medyo malaki rin yung mga gastos dito dahil lang sa hindi pagdedeklara ng mga issues. Kasi yung iba kasing seller, yung ibang nagtitinda, ang ginagawa nila, nagpapatay mali siya na lang sila. Tapos kunwari hindi nila alam, wala silang alam sa ganyan. Hindi ko alam yan, ganun. Pero yung totoo, alam nila. Hindi lang nila dinideclare. Kaya mas maganda talaga na ma-check ng maayos. Tsaka wag na wag kayong bibili kapag kayong gabi lang ang meetup. Sasabihin gabi lang ang meetup. Mas maganda araw. So yun lang yung ano, no? Yung mga issue sa physical tsaka sa ano, yung sa makina. Okay naman yung makina nito. Maganda naman. Pero malala rin yung gasto sa external. May mga papalitan din. Gamit pa naman, pero sa normal driver ka, normal rider ka, mararamdaman mo yung sakit ng braso mo. Oo. Pag long ride. Ikaw ang ano, pero medyo disappointed kasi nga hindi yun ang expectation mo na sigla. Oo. Pero yun eh. Ang ano ko na lang dyan, ang habol ko na lang is okay naman yung engine. Oo. Ako, totoo sila. Parang ang mag-reassess mo total dyan. Gastos kayo na mga around 15,000 kompleto eh. Oo, mga 15,000 yung magagastos siguro. Kung ano. Kaya, maganda talaga. Ako kasi medyo nag-material. Excited ko eh. Oo. Yun, yung ano. Pag na-excite, isa rin yung kasi minsan sa nagpapabulag eh. Sa nagpapabulag sa bumibili. Pero ito, tingin ko ito. Kasi may gas-gas siya. Niliha lang.
baka sumemp lang bumunggo, tas tinamaan din yung mugs, bumaluktot, pinalitan na ng ibang mugs. Yan, pati to damay headlight. Pero syempre, andyan na yan, unti-unti na lang na unti-unti na lang na pagandahin. Ba, mangyayari yan. Bumili ka na. Kaya ganun, yung issue talagang dapat ma-declare. Kasi yung ibang nagtitinda, hindi na nila dinideclare yan. Kahit alam naman nila yung issue, hindi na nila dinideclare. Kumbaga, ano lang, patay mali siya na lang. Ay, hindi ko alam yan eh. Pero pagka bumili ka naman ng second hand, syempre nandyan na yung chance na may bumigay na pyesa. Hindi na kasalanan ng seller yon. Kasalanan na yun, ano na yun, bumigay na talaga yung pyesa. Kasi maano nyo naman yan eh. Kung, ba't sira? Siyempre second hand eh. Ba't nasira to? Siyempre second hand eh. May mga parts talaga dyan na may pabigay na. Kaya ganun, pagka bibili tayo ng motor, yan. Tapos magtitinda naman ng motor, seller, buyer, i-declare ng maayos. Kasi pera, malaking pera binibitawan nila dyan. Kumbaga, ikaw ang seller, isipin mo rin na kung saan galing yung pera pinagpaguran nila yan. Tapos, ganun lang. Iba, example, sabihin natin na hindi naman lahat kaya na i-upgrade agad. Kumbaga, bumili na talaga yung tao na paano yung service niya. Kasi tayo, nangyari dito. E paano kung talagang sakto lang ang pera niya? Hindi mamumublo. Talagang problema. Kasi paano niya papalitan? Wala nga ng pagpapalit. Kumbaga, kung sa mga ano na rin, sa mga seller niya, babae and seller na rin, hindi naman masama na, no, na hindi ka magsabi ng ano, bar, yung mga issue. Basta, yung main issue, yun ang dapat mong sabihin. Yung talaga. May gas-gas, natural lang yun. Lang ako ano naman eh, nadidepende naman sa usapan yun. Minsan kasi, nagiging garapan ng seller. Kasi nga, ayaw nila ipabawas. Kaya ang sinasabi nila, walang issue. Siyempre, ikaw, matawad ka eh, pagpagawa. May mga seller kasi talaga na hindi naman lahat, pero mayroon talaga na hindi honest. Pero, ano ko na lang. Isip ko na lang kasi, talagang wait na lang. Then, ayun din lang. Nangyayari talaga dito, ano na lang, unti-unti na lang napalitan. So yun, ganun lang. At maraming salamat. At God bless sa inyo. Yeah.